guys. Road trip lang muna tayo guys ha. Takpong pogi lang tayo at wala tayong kasama. Solo flight lang tayo guys, solo flight. Galing ng Sukat, Taguig. Guys, Muntinlupa na pala yun. Galing ng Sukat, Muntinlupa to Subic. North to South. Pwede silip, iwan lang ng thumbs up guys. Ay, hindi tayo nakapag-gelis ng maayos kasi laging sa biyahe. Sinasamantala ko lang hanggat okay yung net. Kanina wala ka-neuronet. Pumasok ako kanina kay Galeros ko net. Buti na lang kaya paano nakasupport saglit. Kailan nawala ng net. Ayun lang talaga ang net pag dita. Sobik, walang kasama guys. Walang gugulat pag inantok. Medyo inantok ako dahil hindi ako masyado nakatulog dun sa pick-upan. Hirap din bumiyahe pag walang kasama. Lalo pag malayuan. Loading, loading. Problema sa data guys. Loading. Kaya kahit mangisda nakakatamad pag ganyan yung net. Lalo may pupuntahan ka tapos papanoorin mo yung video ganyan loading. Naku, nakakawalang gana. Tutulogan na lang pag ganyan yung net. Walang gana yung aganya na paikot-ikot lang yung paikot-ikot yung signal. Kailangan pag nangisda ka, swabe yung signal para pag may pinuntang at pinanood mo kahit hanggang 5 minuto pa panoorin mo yung maganda yung net. Loaded at walang kasama. Maalala. Oh, nantok lang guys.
malayo-layo pa. Hanggang San Fernando, Pampanga lang muna ako. Hindi ko kaya ang diretsahin pa Subic. Naantok ako. Walang kasama. Solo flight. Ito na tayo sa LX Marilao Bulacan. Hanggang San Fernando, Pampanga lang tayo muna dahil inaantok-antok na. Matulog ang lamig. Lamig ng aircon.
Pasaway dito ng aircon ko eh, kung kailan ng gabi, saka sobrang lamig. Sa araw na kailangan siya, ayaw lumamig. Sa araw mainit, mainit din. Over muna sa San Fernando, Pampanga. Hindi kakayanin, mukhang kahit San Fernando, Pampanga eh. Hirap na ang aking mata. Okay, antok-antok na eh.
kakayanin natin hanggang San Fernando. San Fernando, Pampanga, papuntang Subic, di na talaga kaya. Ay, salamat, okay yung data guys. Kakasarpot yung maya-maya mag-iikot yung puti. Ang sarap ibato eh. Ibato eh. Santa Rita, Bulacan. Santa Rita, Bulacan. So guys, narito tayo ngayon sa NLEX guys. North Luzon Expressway, northbound. So diretso lang to, do diretso hanggang Subic. Pero diretso hanggang Pangasinan. Away na kasi to pagdating ng ano guys. Ngayon, pagpapunta ka ng Baguio, sandali na lang, napakabilis na lang. Bro, 4 oras na lang, may Manila to Baguio. Kasi dati sinubukan ko eh, wala pang Tiplex na yan, wala pang ACTX na yan. Kaya yung Baguio eh, 7 hours. Eh ngayon, eh, nandun na sa hanggang Pangasinan na yung expressway. Pero mga 4 oras lang, kaya napakadali lang pumunta ng Baguio pag may sariling sasakyan. Papunta ka ng Subic, wala problema. Kung may pera ka, sige, mag-SETX ka. Or expressway. Pampanga. Bawal kasi kami huminto kung saan-saan guys. Ano kami, monitor kami ng GPS. Hotspot kami sa lahat ng lugar. Lalo pag loaded. Para din sa amin yung iniisip ng company. Kasi alam ako, huminto kami ito. Hindi natin masabi, di ba? May kakatok. Tutukan. Ay, delikado rin mag ito kung saan ka. Sigapin ko, makarating ako ng San Fernando, Pampanga sa doon, taga sa tambayan namin. Tuloy-tuloy yung biyahe. Nagkataon lang na na-disgrasya ako sa motor kaya na mahinga ako. Minsan iisipin mo bakit nangyayari sa'yo yung gano'n, di ba? Maingat ka naman. Nalagaan mo yung itsura mo para maging komportable sa paningin ng iba. Pero kaso eh, gano'n talagang buhay. Tao lang tayo, hindi natin alam kung anong maaaring mangyari sa atin. Kailangan lagi tayo magdasal. Lagi tayo humingi ng gabay kay Lord. O di ko
kalaya nung araw na yun, eh, sira yung mukha ko, sira na nga. Ganun pa man ako yung nagpapasalamat, eh, ito, buhay pa rin at nakakapag-ilis. Yun lang naman. Kaya minsan lang maiisip mo bakit nangyayari ang lahat. Swerte pa rin ako sa lahat at ito lang ang inaabot ko. Matay lang ang mukha ko, hindi kagaya ng ibang na-accidente, talagang nawalan sila ng buhay. Hindi ko akalain na masalamat ako sa Panginoon kasi ito lang yung tama ng mukha ko. Inobserbahan yung ulo ko, hindi naman sumakit. Kasi yung helmet na hindi pala safety talaga sa pagmumotor, yung half, piece, yung kalahati lang sa mukha, hindi talaga safety pala yun. Naantok na ata, tapos sinantok pa ito kayo sa akin. Kapitayo sa ayan, mga kapihan San Fernando, kapi muna para hindi ato ko magpipilitin. Marami pang bukas, marami pang pwede maging biyahe, huwag natin pipilitin. Pag hindi kaya, tulog. Biyahero, mga kapwa ko biyahe, hindi mga babayero. Pag hindi kaya, tulog, tulog. Balang araw, mga YouTuber, mga driver na mga driver. Driver na, YouTuber pa, saan ka pa? Sakay na. Loko yung babae kanina na nakakotsi, eh. Tinatawag ako, nakatalikod ako, eh. Lagapak, may plat. Grabe ang pagjublis. Ay, nantok na sila.
yun ang number one na nagiging sanhi ng aksidente pag inaantok. Kailangan nyo may makakain-kain ka. Kung meron ako mga laging baon na makakain-kain ka na paglalabanan ko yung antok. So yun talagang hindi na kaya taga na antok. Kaya may kakain-kainin ako. So, mga dala ko lagi. Sa pagmamaneho, minuto ka lang, segundo ka lang makatulog. Marami nang pwedeng mangyari. Kaya dapat sa mga bumibiyahe, may nakakakwentuhan. Kung wala namang nakakakwentuhan, kaya mayroon makain-kain. Masinsarya o kaya... Kasi pag tubig, inom ka tubig, masakit sa tiyan. Wala ka rin ganang ganoon ng tubig. Kailangan taga mayroon kang nangangata-ngata pag malayong dibiyahin mo. Sawa ng Diyos naman sa pagmamaneho ng mga malaking sasakyan. Wala pa naman akong ginasakputan na aksidente. Eh, sa motor lang naman talaga yung aso na yun. Biglang sumulpot Ayun ang mahirap. Basta-bastang driver lang sa Metro Manila. May nahina ang mata mo, kaya lagi kang makakasakit. Lahal mga nagmumotor. Hanggat may butas, pasok. Marami na akong pinagalitan ng mga nagmumotor kasi parang hindi niisip yung kaligtasan nila Ako nagmumotor din naman ako, kaya lang yung alakanin kayo. Kung nagmumotor kayo, ako dito sa Metro Manila o sa anumang lugar dito sa Pilipinas, alam ko naman na dito lang sa Pilipinas, number one mga pasaway at mga rider. Hindi naman lahat, pero talaga para makikita mo. Yung umu-overtake ng kanan, na rider na lakanin, lalo yung nakaabak na sila sa kanal-kanal ng kalsada, nasa mga tagdelikado yan. Dahil sa oras na nakalagpas ka na sa truck, bumalik ka na sa linya, madulas yung gulong mo. Hindi na agad-agad makakapag-preno yung ano yan. Hindi na agad makakapag-preno yung truck driver niyan, kaya sigurado suwerte kayo kung hindi kayo milalim sa truck. Kaya ginsan yun mga aksidente, mga ganyan na mahilig mag-overtake sa kanan sa mga truck. Kailangan maging disiplinado tayo sa pag-motor. Huwag mag-overtake sa kanan. Kasi mas kita lagi ng mga truck driver pag umuberti ka sa kaliwa. Lalo yung mga truck nagagilid na nga sa gutter umuberti pa. Ilang beses na po ganyan. Marami sa mga kabula ngayon sa gilid na halos yung hindi taga makadaan yung motor. Ginigiliran ko ng gusto yung kanal. Ay, kanal yung, ano yung sidewalk ba yung tawag yung gutter. Pinipinaan ko lang kasi pag distansyan mo. Yan, magulat ka, may motor pa na nasa gitna, nagbubusina. Eh, pag hindi yung mapansin. Dito lang naman sa Pilipinas, ganyan. Number one na ganyan, nagbubusin na nag-overtake sa kanan, kahit alanganin. Labis na ko, balik ko ako na, ano. Alam mo, trailer.
Bumpit talaga siya ng ako. Ilang gulong yung haabak sa kanya na oh Lord. Iba na lang po naman ako. Overtake sa ano, yung paliko na lang kanan, magulat ka yung pagtingin mo sa side mirror, may muntik na buhutin yung motor, muntik na buhutin yung gulong mo sa trailer. Pinawaba ako talaga eh. Boss, magpapakamatay ata kayo. Laglag nyo na lang sa tulay ang motor nyo, usama kayo. Pwede kayo nag-iisip. Buti pag nasagasaan kita eh, huingin lang ako ng sorry sa pamilya mo, okay na eh. Mga nakakatakot mga yung ibang ano yung ibang nagde-deliver ng mga pagkain ang gamugan bilis okay lang naman bilis ito yung pag-overtake eh lagay sa lugar tapis na ako buti na lang eh may ilig ako tumingin ng side mirror kahit diretso eh lalo pag gipit nakapina ka na nga sa may gutter basta maka ano lang yung ano, motor adyan pa rin kasi ano, ini-screenan ko eh iniligo ko yung ulo hintuhan ko, i-screenan ko di hindi na maka diretso, babaeng ko so boss, tama po yung ginagawa mo papakamatay ka ata magdadamay ka pa, ilaglag mo sa tulay motor mo, sama ka. Isip yan, ibutik pag naka-accidente tayo eh. Hingi lang tayo ng sorry sa pamilya, okay na. Ang hirap pag driver ka sa Metro Manila. Pag may nahina yung mata mo dyan. Kailangan, huwag kang magmamaniyaw pag meron kang problema kasi hindi ka makapokus sa pagmamaniyaw. Kailangan sa pagmamaniyaw nakapokus ka. Wala kang iniisip na problema. Napapansin mo bawat kulan ng ilaw ng sinusundan mo. Pag yan nagugulat ka sa sinusundan mo, eh huwag ka na magbiyahe, pahinga ka muna. Diretso ng Subic, hindi kaya. Sabi na muna ng San Fernando, Pampanga. Pag ikaw biyahero, nakasalalay sa iyo mga kamay mo yung kaligtasan ng kapwa mo. Yung kaligtasan mo naman, nakasalalay sa kamay ng kapwa mo, biyahero. Lang parang sa YouTube hug to hug. May gusto ka.
mundo pampanga. Tutulog muna ako, inaantok na si mata. Hindi na kaya pa sumik. Minsan na-try ko na nagmamaniho ako na nag-iinip ako eh. Pag yung ano yung pag halimbawa ang token kayo sa pagmamaniho, yung ang token talaga, ang token. Token kayo pa, check nyo yung ano yung sugar. Blood sugar. Eh, pa-check nyo. Ganyan pag ano yung mataas yung sugar nyo sa katawan eh at token ganyan ako dati nakalabas lang ng garahe na antok na ako eh. Yes, exit na tayo ng San Fernando guys. Ilang oras ba mula Balintawak? Balintawak tayo nagsimula, ilang oras ba? Totoo ba yan? Parang hindi ata totoo eh. Bakit walang isang oras? Walang kalahating minuto. Bilis ba takbo natin guys? Ilang minuto lang eh, nagsimula tayo sa Balintawak. Ibig sabihin walang kalahating oras yung takbo natin. Wala nga, 24 minutes lang eh. Ikarga pa tayo niya. Ako, walang easy trip guys. Walang easy trip. Guys, pag-exit na tayo ng San Fernando. Tulog muna tayo San Fernando. Hindi kaya pa sobik. Mabilis lang pala yung takbo natin. Walang kalahating oras galing Balintawak. Wala kasi ganong sakit. Tuloy-tuloy ang biyahe.
ng community checkpoint. Na-quarantine. Ay, kama. Ah, ito po pala. Kahit nalagay na libang ako hindi ay matay huwag na nakatulog na ako sa pag paniyo ito na yung ano na nga po namin negosyo na nga po namin. Tayo gagaray. Special lang yung unit ko, kulay dilaw eh. Kala mga puti yung ulo. Special, okay.